6.7 Energy FM. And I am back! Balakuba, kanag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. Ayan! Hello po sa inyong lahat. Na-late naman yung clap. Ano ba yun? Sorry naman. Anyways, live pa rin po tayo ulit sa ating Facebook. Hanapin mo lang kung gusto mo ko makita at di mo ko nasilayan kanina. This is your chance. Wow! Diba? It's not too late, baby. Punta ka na, Energy FM 106.7. Siyempre, pag nakita mo na yan, huwag mong titigan lang, ha? I-like mo yan, tapos i-share mo yan ng bonggam-bongga. Lalo na sa mga kumari mo. Sa mga kumari mo na nasa bahay lang naman, walang ginagawa, nag-iisip-isip lang ng mga plano for tomorrow. Ang saya ng ganun, no? Nasa bahay ka lang, wala ka masyadong ginagawa. Well, anyways, eto na nga kanina, pinlay natin yung ano, pinlay natin yung voice message ni Mr. Black. Ayan, si Mr. Black ay namumroblema kasi nga siya ay bakla at hindi alam ng asawa niya. Kundi ako nagkakamali, sinabi niya na 5 years na sila. Tama ba? Sa mga nakapakinig? O, comment down present. Pero ayun na nga. So, 5 years na sila ng asawa niya. And wala pa rin kahint-hint yung asawa niya tungkol sa kanyang pagkatao. And even him, hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin. So, ang tanong niya, dapat ba niyang sabihin sa asawa niya ang totoong pagkatao niya? Diba? It's a secret, kumbaga. And marami na rin ako nakita mga comments kanina na lahat, actually 100% ng comments ay dapat nang sabihin sa kanyang asawa. Diba? Dapat naman talaga. So, ito na ang aking say kay Mr. Black. Ay, naku, alam nyo, mahirap talaga yung sitwasyong ganito. Yung may tinatago ka at hindi mo masabi-sabi. Lalo na kung tungkol ito sa pagkatao mo. Diba? At mahirap din sa asawa mo na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Because no woman wants to discover that her husband is gay. Diba? Sino nga ba ang may gusto nun? Siyempre, diba, the moment na nagsettle ka, nagpakasal ka, parang merong kang Prince Charming na nasa harapan mo, diba? Pero hindi rin naman kasalanan ng lalaki at di ko naman din sinasabi na mali ang pagiging bakla. Kasi ikaw yun eh, pagkatao mo yun. So, Mr. Black, you don't have to feel sorry kung yan ang pagkatao mo. But you have to feel sorry for your wife na hindi niya alam kung ano ka talaga. Dahil 5 taon mo nang tinatago. Plus, eto pa, yung sinabi mo na nagkakagusto ka sa katrabaho mo, patay tayo dyan! Alam mo, yun ang pinakamalaking problema sa lahat. Kasi partly, it's a sign of cheating. At kapag nagtuloy-tuloy yung pagkakagusto mo dun sa katrabaho mo, saan nga ba yun papunta? Diba? Sa isang relasyon. Diba? Kasi pag nag-reciprocate siya sa pinaparamdam mo, kung ano man ang pinapakita mo, sa kabutihan mo, eh, patay tayo dyan. Tuloy-tuloy na yan. And yun na nga, magkakaroon na tayo ng cheating issue. So, dun muna tayo sa unang problema mo, yung pagkatao mo. I think, Mr. Black, tama sila at dapat naman talaga eh, maging honest ka. Number one, be honest to your partner. And be honest to yourself. Diba? Kasi hanggat di ka nagiging honest sa sarili mo, hindi mo yan mailalabas. Pero once sa tinanggap mo na sa sarili mo na, ah, eto ko. Eto talaga ako, bakla talaga ako. Pag tinanggap mo yun ng buo, dun ka palang magsa-start na mag-decide na, ah, dapat ko nang sabihin. Diba? Kasi hindi lang happiness mo ang nakasalalay dyan. Diba? Kapag nalaman ng misis mo, magiging happy din. Hindi naman siya magiging happy. Siyempre, magagalit siya mauna. Pero I mean, magkakaroon ng happiness sa inyong dalawa. Kasi kapag nakawala kayo dun sa mga pain, ano bang afternoon, ano bang pwede mangyari? Magkakaroon ng peace of mind. And then, mahahanap niyong dalawa yung totoong mga happiness ninyo na hindi naman pala nakasalalay sa inyo. Kung hindi talaga nakasalalay sa inyo kasi merong mga asawa na tinatanggap naman kahit bakla. Diba ang dami-dami dyan? O minsan nga, umpisa pa lang sinasabi, bakla ako, tatanggapin mo ba ako? Diba? Tinatanggap naman ng mga babae at nagiging happy naman sila. Meron naman along the way, kagaya ng kwento mo, inamin sa asawa,
pero sinabi ng asawa na masakit pero tatanggapin pa rin kita kasi mahal kita at may mga anak tayo. Well, doon din nagkakaroon ng ano, no? Ng challenges. Kapag meron kayong mga anak, minsan mas tatanggapin mo na yung mga bagay-bagay na masasakit eh, di ba? Kahit yung pagkatao ng partner mo, tatanggapin mo eh. Kasi may mga anak kayo. So may mga tinatawag tayong consideration, kumbaga. Pero hindi lahat ganun, di ba? Kasi iba-iba naman ang tao, iba't iba naman ang pagtanggap ng bawat tao sa mga partner nila. So depende na yun sa asawa mo. But first, be honest to your partner and to yourself. Kaya kailangan mo nang sabihin. And then second, kung tatanggapin ka ba ng asawa mo no matter what. Ngayon, if ever man ha, worst to worst situation na di niya tinanggap, eh wala tayong magagawa. Ganun talaga. Huwag mong isipin na, ah, kasalanan ko kasi naging bakla ako kaya hindi ako tinanggap. Kasi ikaw yan eh. Diba? Wala ka namang magagawa eh kung hindi mo talaga kayang labanan. Ay, anong gagawin natin? Ipipilit ba natin? Diba? Wala tayong magagawa. Pero nasa sa kanya na ang desisyon. Ang mahalaga, naging honest ka, sinabi mo sa kanya ang totoo. Magalit man siya, pero along the way, mas mapapalaya mo siya at mabibigyan mo pa siguro siya ng kaligayahan na hinahanap niya sa isang totoong lalaki kung hindi man sa'yo, diba? So it depends. Doon mo muna simulan. And nga pala, yung katrabaho mo ngayon, iwasan mo na yan. Hindi mo pa nga sinasabi yung totoong pagkatao mo. Meron na agad ano. Meron na agad umaaligid-aligid. Aba, iwasan mo yan. Wala siyang alam dyan, di ba? Ayun ako. Anyways, ayan, pwede po kayo mag-send ng mga ganyang messages sa ating Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 at mag-voice message ka ng iyong mga problema, mga challenges sa buhay, relasyon, at kung ano-ano pa, mga sikretong gusto mong ibunyag, ibunyag talaga. Mga hindi mo masabi o kahit na ano pa man, pwede mong i-voice message yan. So bukas ulit, magkita-kita tayo, magkarinigan tayo, lahat na magkachikahan tayo. I-follow mo ako sa lahat ng mga social media accounts ko. Huwag mong kakalimutan, hanapin mo yan. Gandang Kara sa Instagram. Gandang Kara din on YouTube and on Facebook. Hanapin mo lang DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. And of course, huwag mong kakalimutan i-like, i-share ang Energy FM 106.7. Facebook and YouTube na ko. Abangan mo yung mga bago namin pasabog. Ayan na. Nakapost na yan sa Energy. Hulaan mo pero walang clue. Same-same pero iba pangga, di ba? Abangan mo na lang yan. O siya, magpapaalam na ako. Susunod na po si DJ Jimbo and DJ Sheena. Ayan, abangan mo na lang ang kanilang mga kaguluhan hanggang mamaya, 3 to 6pm. Ako po, nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. Dito lang yan sa number 1, 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy!